Ngayon sa storya na aking ibabahagi mga ka-wisdom, ay tungkol sa isa sa naging parte ng kasaysayan ng Philippine showbiz. Ang bago nating bida ay tungkol kay Delia Atay-Atayan. Sino nga ba siya, at ano ang nangyari sa kanya? Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay mag-like at subscribe na, at i-click ang notification bell, para updated kayo sa mga bago naming kwento. Mag-iwan lang kayo ng comments, para sa mga katanungan, at maging susunod na bida, ito ang Pinoy Wisdom. March 17, 1914, isinilang ang alamat ng komedya, na si Adelaida Marquez Fernando, o mas kilalang Delia Atay-Atayan. Siya ay taga Tondo, Maynila. Ang ating bida ay isang pioneer na babaeng komedyante at mang-aawit. Ang kanyang karera sa entertainment ay sumikop sa 7 dekada, mula sa pelikula at telebisyon. Si Delia ay anak ng painter at composer na si Amado Fernando, at ng singer na si Carmen Marquez. Isa sa kanyang mga nakababatang kapatid ay ang yumaong si Adang Fernando. Ang ating bida ay isang manunulat sa TV, direktor at komedyante. Nagsimula siyang sumali sa mga amateur singing competition sa edad na 15. Natapos ni Delia ang kanyang second year sa high school nang pumasok siya sa show business, bilang kundiman singer sa Palace Theater sa Maynila. Mula 1930 hanggang 1934. Siya ang pangkat ng Bagabal, at tinatawag siyang, ang Queen ng Laughs, dahil huling-huli niya ang kiliti ng mga Pinoy pagdating sa pagpapatawa. Maliban pa dyan mga ka-wisdom, siya rin ay isang radio voice talent, ngunit mas naging popular siya bilang komedyante matapos lumabas sa mga pelikulang komedya tulad ng Lakambini, noong 1940, katapat ng kanyang yumaong asawa na si Alejandro Villegas, na kilala sa mga pelikula bilang Andoy Balon Balonan. Kahit noong 2 digmaang pandaigdig, nagpatuloy siya sa pagganap sa mga comedy skits. Sa Life Theater sa Quiapo at sa Manila, Grand Opera House sa Santa Cruz, sa direksyon ni Lou Salvador Sr. mula 1940 hanggang 1994. Ang ibig sabihin lang yan mga ka-wisdom, ay kahit sa kasagsagan ng giyera ay hindi nagpapatinag ang ating bida, para sa kanyang kinahihiligan. Napapaisip din ako kung paano magpatawa sa gitna ng digmaan. Lumabas ang ating bida ng mahigit sa 300 pelikula. Isa rin siyang sikat na komedyante sa radyo, na nagbida sa mga programang tulad ng Tang Tarang Tang. Siya ay bumuo ng isang comedic quartet kasama sina Pugak, Lop Itu at Doro de los Ojos, na tinatawag ang kanilang sarili na Ancient Fox. Ang pinakasikat niyang papel ay bilang si Doña Delilah, ang mayaman, imperious, at disapproving mother-in-law ni John Puruntong na ginanap ni Dolphy sa long-running hit sitcom ng John and Marcia. Nilikha at pinamahalaan ng kapatid ng ating bida, na si Adang Fernando na tumagal sa loob ng 17 taon. Ang kanyang paglalarawan sa naturang proyekto ay napatunayang nagampanan ng magaling at maayos at naayon ito sa kulturang popular ng mga Pilipino. Ang kanyang sikat na linyahang binibigkas, nang walang pagkukulang sa bawat episode kay John Puruntong, ay isang mabagsik na payo. Punchline kumbaga, ganito ang pagkasabi niya. Kaya ikaw John, magsumikap ka. Gumanap din siya bilang ina ni Vic Soto mula sa Quezon, sa isa ring sikat na sitcom na High School Bukol. Sikat sa kanyang term of endearment na, Bunsuoy. Ang huli niyang pelikula ay ang Chick Boys, noong 1994, kasunod ng kanyang pagre-retiro noong 1995. Talaga namang hindi mapagkaila ang galing ng ating bida, mapapelikula man o radyo, direktor, artista at mga-awit. Ay talagang napaka-basic lang yan sa ating bida. Marahil,
Marami na sa mga kabataan ngayon ang hindi nakilala ang mga naturang tao, kaya mahalaga din na malaman nila kung paano nag-umpisa ang mga ganitong entertainment noong mga sinaunang panahon, para mabigyang parangal sa pamamagitan ng pag-alala at pagsiyasat sa mga dating Pilipinong aktor at mga komedyante. Malaking pasasalamat ng ating bida sa kanyang mga fans at taga-suporta, lalo na sa Panginoon, matapos makatanggap ng Luo Salvador Memorial Award na nilikha ng Famas Award, kung saan pinaparangalan ang pinakamagagaling na artista katulad ni Deli. Nakatanggap siya ng Naturang Award at proud na proud siya sa sarili. Masayang hinayag niya ang kanyang sikat na linyahan na magsumikap kayo para sa mga taong nag-uumpisa pa lang ng karera. Napaka-iconic naman talaga, mga ka-wisdom. Kaya ang mga pelikulang Pilipino ay talagang nakalagay na sa history na tumatak sa mga Pilipino, kung gaano lang kasimple ang buhay dati. At ang mga katulad ni Delia Atay-Atayan ay isa sa halimbawa ng pagpasaya ng buhay kahit anong pagsubok na darating. Hanggang noong taong 1997, na-hospital si Delia dahil sa pneumonia. Makalipas ang isang taon, na-hospital na naman siya dahil sa high blood pressure at matinding pananakit ng tiyan. Napag-alaman din na may gallstones siya, ngunit, tumanggi ang mga doktor na operahan dahil 85 na siya, at baka hindi pa lubos na makabawi sa operasyon. Isa na ito sa nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng ating bida. Nakatira siya noon sa kanyang apo na si Amor Quizon mula pa noong 2002, sa Barangay BF Home sa Parañaque. Sa isang interview noong 2002, sinabi niya na mahina ako kasi napapagod na ako, pero okay lang ang pakiramdam ko. Sa nasabing interview na iyon ay makikitang nakahiga na lang siya at hindi na makalakad. Sa kabila ng komplikasyon ng kanyang mga karamdaman, ay tumagal pa si Deli ng 10 taon, hanggang sa namatay siya noong 30 ng Agosto taong 2004, sa Parañaque City. Sa edad na 90 anyos ay tuluyan ang namahinga ang ating bida. May hangganan ang lahat, pero kahit wala na si Deli ay buhay pa rin ang mga alaala niya na nagpangiti at nagpasaya ng mga tao. Siya ay magpakailanman makikilala bilang isang magaling na artista at komedyante noong sinaunang panahon. At natapos na naman ang ating kwento, mga ka-wisdom. Nagpapasalamat kami sa manunood at sumusuporta ng aming channel. Hanggang sa muli nating pag-uusap, ito ang Pinoy Wisdom.